giyera sa Ukraine, patuloy na sumasalanta sa buong bansa. Subalit hindi lamang ang mga taga roon ang nababahala, pati ang mga karatig na bansa. Kung susulong ang mga Ruso papasok sa mga nasyong katabi ng Ukraine at miyembro ng NATO, may obligasyon ang mga ito na makipagdigma. Subalit anong klaseng armas mula sa Russia ang kailangan pagandaan ng lahat? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap ipaliwanag. Gamitin kaya ni Putin ang pinakamalakas nitong armas, ang tinaguriang super weapon. Ang tanong, totoo ba? Isang buwan na ang nakalilipas nung nagsimulang sumalakay ang hukbong sandatahan ng Russia sa lupain ng Ukraine. Hindi pa rin tumitila ang pagtatalo sa Pilipinas hinggil dito. Marami ang nagsasabi na takot daw ang NATO at Estados Unidos kay Vladimir Putin. Subalit ang sagot ng iba, hindi naman natatakot ang mga taga-kanluran dahil sa Ukraine pa lang, hindi na raw manalo ang Russia. Kesyo mas matalino raw si Vladimir Putin pagdating sa digmaan. Ngunit ayon sa iba, kung matalino raw ito, bakit hindi nito mapasuko ang presidenteng aktor? Mga pagtatalo na marahil ay hindi na matatapos. Sino man ang iyong kampihan sa dalawa, masasaksihan na ang labanan ay kumikitil ng napakaraming buhay. Ano na ang nangyayari sa Ukraine? Noong 19 ng Marso, ginamit sa kauna-unahang pagkakataon ang hypersonic ballistic missile ng Russia, ang codename Kinzhal, sa Tagalog, punyal. Kung hindi ka sigurado sa ibig sabihin ng hypersonic, ito ay nangangahulugang mas matulin pa sa bilis ng tunog. Maihahalin tulad ito sa tunog ng kulog. Mapapansin na kung mayroong bagyo, sumasabog muna ang kidlat sa langit bago mo maririnig ang tunog ng kulog. Ito ang speed of sound na tinatayang mga 1,238 na kilometro bawat oras. Sa madaling salita, kung kumidlat sa Jensan, isang oras ang lilipas bago marinig ang tunog ng kulog sa Baguio City. Ganyang kabagsik ang tinaguriang hypersonic technology at ito ang binabalitang ginagamit ng mga Ruso sa pagbomba sa Ukraine. Kamakailan lamang, noong 20 ng Marso, isa sa pinakamalakas na pasabog ang nagisnan sa kapital ng bansa sa Kyiv, ang pinaghihinalaang imbaka ng sandata ng mga Ukrainians sa Retroville Shopping Mall. Batay sa Wayo News, noong 19 ng Marso, itinatayang mayroong mga 100 katao ang pinaniniwalaang nasawi nung binomba ng Russia ang isang barracks ng militar sa siyudad ng Mykolaiv, bandang ibaba ng Ukraine. Sa Republic World, noong 21 naman ng Marso, nawasak ng Russia ang Zhytomyr Training Center, isang gusali na gamit sa pagsasanay ng mga sundalo na nasa bandang gitna ng bansa. Ilan lamang ang mga ito sa mga nagaganap ngayon at mga binomba ng Russia. Pangitain na handa ang hukbo ni Putin na makipagdigma ng walang alinlangan. Kaya ang tanong ng marami ay, bakit ayaw sumali ng ibang bansa sa labanan? Madali lang ang sagot. Marahil ito ay dahil sa super weapons ng Russia. Biruin mo, ilan sa mga sandata na kontrolado ni Putin na sa isang tira lang ay may kakayahan na pasabugin ang isang bansa. Ano ang mga super weapons ng Russia?
ang mga paggamit ng mga sopistikadong pasabog sa Ukraine ay napakalaking peligro para sa mga taga-kanluran. Tila handa si Putin na gumamit ng anumang uri ng armas laban sa sinumang hahadlang. Isa na dito ay ang RS-28 Sarmat Intercontinental Ballistic Missile, binansagan nitong pangalawang satanas. Ang Satan 2 ay ang upgraded version ng ganito ring kalakas na ICBM. Tinawag na satanas dahil ang anumang tamaan ay malulusaw sa apoy na kasing init ng impyerno. Ayon sa missile threat, ang Satan 2 ay isang higanting pasabog na may haba na 35 metro. Medyo mas mahaba pa sa isang basketball court. Kaya nitong lumipad ng hanggang 18,000 kilometro. Sa madaling salita, kaya nitong abutin ng Amerika sa loob lamang ng isang oras. Meron din itong kakayahang bumitbit ng hanggang sa 26 na nuklear. Mantsakin mo, sa isang tira lamang, kaya nitong palubugin ang bansang Japan sa ilalim ng karagatan. Kung meron itong matinding armas pang himpapawid sa tubig ay hindi magpapahuli. May hawak din ng Russia na nuclear mega torpedo, ang Poseidon. Ito ay intercontinental nuclear-powered, nuclear-armed, autonomous torpedo. Isang nuclear reactor ang nagpapatakbo at nuclear din ang gamit na pasabog. Ito ay autonomous dahil remote control. Tinawag na Poseidon dahil si Poseidon ay ang mabagsik na diyos ng karagatan. Gamit ito upang burahin sa mapa ang mga syudad na malapit sa Pampang. Bukod sa mga higanting torpedoes at missiles, isa pang sandata ng Russian ay kinababahala ng marami ay ang Peresvet, isang laser weapon. Ang sabi sa Business Insider, ang sandatang ito ay may kakayahang pulbusin ang anumang target nang wala pang isang segundo. Matindi ito kung gagamitin bilang pandepensa laban sa mga jet fighters at hypersonic missiles. Tinawag itong Peresvet mula sa isang kilalang mandirigma na tumalo sa mga Mongols. Sumunod sa mga sandata ng Russia ay ang natatanging nuclear-powered cruise missile, ang Burevestnik. Sa kasalukuyan, ito pa lamang ang kauna-unahang cruise missile na pinatatakbo ng nuklear, walang baterya at walang gasolina. Ayon sa mga ulat, kaya nitong abutin ang anumang bansa saan man panig ng daigdig. Base sa Moscow Times, ginagamit na sa pagsasanay ang Burevestnik, binansagan nitong Flying Chernobyl, dahil bukod sa lakas nito, malaking peligro sa ere kung ito ay tatamaan ng defense system ng mga kalaban. At syempre, ang pinakapaboritong pasabog ni Vladimir Putin, ang nangunguna sa super weapons ng Russia, ang pinakamalakas na bomba sa buong mundo, ang Tsar Bomb. Ito ay 1,500 beses na mas malakas pa sa 2 atom bombs na pinabagsak sa Hiroshima at Nagasaki. Ayon sa Atomic Heritage, ang Tsar Bomb ay gumagamit ng 3 hakbang na nuklear upang matamo nito ang napakalaking sabog. Ang una, ang nuclear fission o ang paghiwa-hiwalay sa atom ng uranium-235 o sa plutonium-239. Ang pagsabog nito ang tinatawag na thermonuclear explosion, ang unang proseso ng Tsar Bomb. Ito ang magiging mitsa upang pasabugin ang 2 bahagi ng bomba, ang nuclear fusion. Ito ang pagsama-sama naman ng mga atom ng deuterium at tritium. Ang pagsabog nito ang magpapasabog sa 3 at huling bahagi ng Tsar Bomb, isa uling nuclear fusion. Ang sistemang fission-fusion nuclear reaction at dobling thermonuclear explosion na nagbibigay ng sobrang lakas na pagsabog ng bomba. Ilan lamang ang mga nabanggit sa mga sandata ng Russia na ikinababahala hindi lamang ng mga taga-kanluran, ngunit ng buong mundo. Dahil ang epekto ng mga pasabog kapag ginamit sa digmaan ay hindi lamang sa tao, pati na rin sa kalikasan. Anong aral ang mapupulot dito? Kahit kailan at sa ano pamang dahilan, ang digmaan at paggamit ng mga nakamamatay na sandata ay hindi biro. Bukod sa nakasisira ito ng ating kalikasan, marami ang nawawala ng tahanan, nawawasak na pamilya at namamatayan ng mahal sa buhay. Kaya ang paalala sa taong bayan at sa kanilang iluluklok sa pwesto na huwag limutin ang obligasyon ng mga pinuno ng bayan na pangalagaan ang lahat ng buhay sa mundong
ibabaw. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.